So ito nga si James Harden ay nahuli sa isang Instagram story na nagpa-party nga siya. At alam naman natin na bawal pa nga ang ganyan mga gathering. At sinabi rin niya ng NBA at nilinaw nila na ang kanilang mga players ay bawal nga umaten ng mga ganyang klaseng party, lalong-lalo na sobrang dami ng tao. Ayan nga ang isa sa kanilang mga rules sa kanilang safety and health protocols pagdating sa NBA season. Bago pa nga mag-umpisa ay binalita na nila yan na bawal sumali ang mga NBA players nila sa ganyang mga klaseng event. At ito nga ay nahuli si James Harden. Hindi lang yan isang beses na nahuli siya na nagpa-party, marami na ngang beses. At si James Harden nga ay nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang event na inatinan. Ito ang sinabi niya. "One thing after another, I went to show love to my homegirl at her event, not a strip club. Because she is becoming a boss and putting her people in position of success and now it's a problem. Every day it's something different. No matter how many times people try to drag my name under, you can't. The real always end on top." Ayan nga ang sinabi ni James Harden sa kanyang Instagram story. At matapos nga ang nag-viral na video na yan ni James Harden ay inimbestigahan niya siya agad ng NBA kung recent na video yan or dati pa nga lang. At nakita nga at napatunayan ng NBA na recent nga lang yan matapos sila makipag-usap sa Rockets management. At nagdesisyon niya ang NBA na isususpend nila itong si James Harden sa pagsuway sa kanilang safety and health protocols. Nag-negative naman ang resulta ni James Harden sa kanyang test. Pero sumuway nga siya sa isa sa mga rule ng NBA. Kaya nga't sinuspindi siya sa kanilang laban ngayon sa Oklahoma City Thunder. At hindi pa alam kung ano ang ibibigay ng punishment dito kay James Harden. So ito nga si James Harden, no? Hindi lang unstoppable on the court, pati na rin off the court. Hindi siya mapigilan pagdating sa kanyang mga desisyon. Hindi talaga siya sumusunod. Kaya nga't napaka-unstoppable neto ni James Harden. On and off the court, walang makakapigil sa kanya. So alam naman natin na itong si Harden ay gusto nang matrade at ayaw nang maglaro para sa Houston Rockets. Kitang-kita naman natin sa kanyang mga action, sa kanyang mga pinapakita na ayaw niya na talaga dito sa Rockets. At nag-request pa nga yan ng trade, diba? Natatandaan nyo. At tinanggihan niya din ang 2-year 103 million na in-offer sa kanya ng Rockets. So napakagulungan ang sitwasyon nito ni James Harden at pati na rin ng Houston Rockets. Hindi sila magkaintindihan para bang itong si Harden ay nagre-rebelde dahil hanggang ngayon ay hindi pa nga siya natitrade sa gusto niyang mga team na puntahan. Kaya nga't siguro ay panay suway at hindi sumusunod itong si James Harden sa Houston Rockets. Okay lang sana yan kung siya lang ang naapektuhan. Eh hindi eh, pati na rin ang kanyang team ay naapektuhan sa kanyang mga kilos at pati na rin sa mga pagsuway niya. Diba nga't hindi agad siya umaten ng training camp nila at hinayaan niya yung kanyang mga bagong teammates na sila-sila lang. Ayaw niya makipag-participate tapos pagdating niya ay hindi nga siya in shape. So anyways, ayun nga lamang. Ano ba sa tingin niyo? Ano bang masasabi niyo pagdating sa sitwasyon nito ni James Harden at pati na rin ng Houston Rockets? Dapat bang itong si James Harden ay mag-mature at maging responsable sa kanyang team dahil siya nga ang tinuturing na franchise player at superstar? Alam naman natin na gusto niya nang matrade pero sana hindi ganito ang kanyang mga ginagawa para hindi na rin maapektuhan ang kanyang team pati na rin ang NBA. So comment down below kung ano bang opinion nyo dito sa James Harden and Houston Rockets drama. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!